Hello po, magandang gabi sa ating lahat dyan. Welcome ulit sa panibagong kwentong katatakutan at kababalaghan. Ang kwentong inyo pong mapapanood ngayon ay gawa-gawa lang ng imahinasyon ng tagasulat at kung may lugar at pangalan man akong mabanggit ay sana'y maintindihan nyo po at sana'y magustuhan nyo po ito. Pero bago ang lahat, mag-subscribe ka muna sa ibaba at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kung may bago akong i-upload na kwentong katatakutan at kababalaghan. At mag-comment ka na rin at mag-like kung magustuhan mo ang kwento na inihandog ko sa inyong gabing. Kaya tara, sisimulan na natin. Ang title ng kwento natin ngayon ay ang Serial Killer. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mario. Kasalukuyan po akong bumabiyahe patungong Cagayan para bumisita sa lolo ko na may sakit. Bus ang sinasakyan ko noon. Sa likuran ako nakasakay para hindi ako madisturbo sa mga taong bumababa ng bus dahil mahilig akong matulog pag bumabiyahe ng malayo. At sa tingin ko, ang mga kasama ko nakasakay sa bus noon ay isang magpamilya. Meron ding mga grupo ng mga estudyante. Meron ding mga magbabarkada. Kaya sa likuran na lang ako umupo. Sa tingin ko, magagabihan ako makarating. Hapon na kasi ako bumayahe. Ilang oras ang lumipas, alas 8 na ng gabi. Nakatingin lang ako sa bintana noon. Tinitingnan ko lang ang madilim na kagubatan at madilim na daan. Nang biglang nag-full brake ang driver ng bus, nagulantang kami lahat ng pasahero. Ang akala kasi namin na disgrasya na kami. May mga bata pa naman na sakay. Buti na lang walang nasaktan. Kaya tumayo ako para tanungin ng driver ng bus kung anong nangyari, sabi ng driver. May matanda daw na biglang tumawid sa daan. Kaya napahinto siya bigla. Kaya dali-dali kaming bumaba ng driver para tingnan kung nasagasaan ba ito. Pagtingin namin ay wala namang tao sa harapan ng bus. Wala din tao nung tingnan ko sa ilalim ng bus at sa likuran. Takang-taka kaming lahat dahil madilim kasi ang lugar at wala ding mga bahay sa hinintuan namin. Natakot kami ng driver at ng mga pasahero. Dahil sabi ng driver, kitang-kita daw niya ang matanda na biglang tumawid. At dito talaga daw sa lugar na ito ay maraming nagpapakita ng mga multo at aswang. Sobrang natakot kaming lahat kaya nagpasya na kaming bumiyahe na. Nang napaanda rin na ng driver ang bus ay hindi na ito umandar. Kahit anong gawin ng driver, hindi talaga ito umandar. Takang-taka ang driver ng bus dahil bago pa daw ang bus na minamaniho niya, kaya hindi ito agad masisira at full tank din naman ang gasolina nito. Doon na nagsimulang kabahan kami dahil ang dilim kasi sa hinintuan na lugar. Kaya napagpasyahan na lang namin na lahat maghintay na lang ng isang bus para makapunta kami sa aming mga paruroonan. Alas 9 na ng gabi, wala pa rin dumaan na sasakyan. Ilang sandali lang lumipas ay sumigaw sa loob ng bus kaya dali-dali naming pinuntahan ito. Lumantad sa amin ang isang lalaking nakahandusay. May parang saksak ito sa tagiliran ng liig. Ewan ko kung din kasi ito at wala na itong buhay. Wala nakakita sa pagkapatay nito at wala rin sa amin ang may idea kung bakit siya pinatay. Dalawa lang ang aking pinaghihinalaan ng mga sandaling iyon. Ang matanda, tumawid kanina sa bus, o di kaya nandito sa loob ng bus ang pumatay. Pero lahat naman kasi kami ay bumaba ng mga sandaling iyon. Hindi ko rin napansin na meron bumalik sa bus, kaya lahat kami ay suspect sa pagkakapatay dito. Kaya ingat na ingat kami sa mga kilos at galaw namin at ako naman ay hindi ako nagpapahalata nang nagmamasid na ako sa lugar at sa mga kasama ko para malaman ko kung sino ang pumatay at para mapaghandaan ko rin siya.
Ilang minuto ang nakalipas, may umiyak na lalaki sa tingin ko, ito yung lalaki na barkada na napatay kanina. Kaya, napaisip ako na baka may napatay na naman. Sabi niya sa amin na wala daw ang isa niyang barkada. Kaya hinanap namin ito nang biglang sumigaw ang isa namang kasama sa bus, kagrupo ng mga estudyante. Nakita niya ang lalaki pero patay na ito, nakahandusay sa damuhan. Takot na takot kaming lahat ng mga sandaling iyon dahil hindi lang naman namin alam kung sino ang pumatay nito. At kung paano niya ito ginawa at anong mang oras baka meron namang isusunod na papatayin. Kaya naghinala na ako sa lalaking kaibigan ng napapatay. At ang isa pa na gumugulo sa isip ko ay kung bakit ito magbabarkada ang pinapatay. Kaya inisip ko na lang na hindi naman siguro magagawa ng lalaking ito na patayin ang sarili niyang barkada. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko ang maghihinala sa kanya. Mag-aalas 10 na ng gabi, takang-taka ako dahil wala ding signal sa lugar. Kanina pa sana may rescue kami at kanina pa sana may pulis na dumating para mag-imbestiga. Nag-iiyakan na ang grupo ng magpapamilya at grupo ng mga estudyante sa sobrang takot. At hindi rin maalis sa isip ko na matakot. Pinuntahan ko ang driver para tanungin kung matagal pa ba maayos ang bus. Sabi niya, medyo matatagalan pa daw dahil hindi niya mahanap ang sira ng bus. At tinanong ko rin sa driver kung may napapansin siyang kakaibang kinilos. At sumagot siya na wala naman at sinabi niya sa akin yung matanda na tumawid ang paghinalaan niya. Napaisip din ako na baka din siya ilang minuto ang nakalipas may bus na napaparating kaya pinara namin ito. Pero hindi ito huminto dahil siguro aircon ang bus na yon. Hindi talaga humihinto ang mga bus kapag aircon. Kaya napakamot na lang ako sa ulo. Nakakainis, parang sinabayan kami ng malas. Kaya pumasok na lang ako sa bus nang may biglang narinig kami sa itaas ng bus. Sa tingin ko may nang bato sa bus namin at sinundan pa ng pagkabasag ng salamin ng bintana. Kaya dali-dali akong lumabas para tingnan kung sino ang nangbato. Pero wala namang tao. Kinausap ko din ang driver ng bus na nasa ilalim ng bus kung may namalayan ba siyang nagbato sa bus. Pero wala daw siyang namalayan. Nagsisigawan na ang mga pasahero sa loob ng bus. Sa sobrang takot at pumasok na din ako, nang biglang may napansin akong lalaki kasama ito ng grupo ng mga estudyante, hindi ito mapakali sa inuupuan niya. Pabaling-baling ito kung makatingin. Kaya nang nadagdagan ang napaghinalaan kong pumatay, ano kaya ang dahilan ng serial killer? Bakit siya pumatay ng taong tanong ko sa sarili? Ilang minuto ang nakalipas, nagpasama sa akin ang lalaking namatayan ng dalawang barkada para umihi. Kaya kinabahan ako, nag-alinlangan akong samahan siya. Baka kasi ang serial killer at ako na ang isusunod. Pero nagmamakaawa ito sa akin dahil natatakot din siya at ihing-ihi na daw ito. Kaya sinamahan ko na lang din ito kahit pinaghinalaan ko siya na siya ang serial killer. Dahil naihi-nahi na din ako, dalawa lang kasi ang pinaghinalaan ko ng mga sandaling iyon. Ang matanda na tumawid kanina nang umihi na kami ay biglang sumigaw ang kasama ko. Kaya hindi ko na tinapos umihi. Dali-dali kong pinuntahan ito at doon ko nakita ang taong pumatay. Gulat na gulat ako sa nakita, driver ng bus. May hawak itong kutsilyo. At nakakatakot ang mukha nito. Hindi ko lubos akalain na ang driver pala ng bus ang serial killer. Pinagsaksak niya at para bang kailaki ng galit niya sa tao, kaya naghahanap ako ng bato para ihampas ko sa kanya. Tamang-tama naman, may nakita ako at doon ko hinampas sa kanya. At dahil doon, hinimatay ang driver ng bus. Ilang minuto ang nakalipas, may dumaan na pulis, kaya pinara ito ng mga kasama kong pasahero.
Tulala pa rin ako sa nangyari. First time ko pa kasi makita na pinatay sa harapan ko. Ilang araw ang lumipas, binisita ko ang driver ng bus para tanungin kung bakit niya nagawa iyon. At sumagot naman ang driver ng bus. Plano na daw niya ang lahat na nangyari. Kaya na daw nagawa niya ang kasalanan na yun dahil din sa anak niya na ginahasa ng tatlong lalaking pinatay niya. Doon lang daw siya nakakuha ng pagkakataon na maghiganti dahil bumalik daw ang sakit na nararamdaman niya nung nakita niya ang tatlong gumahasa sa anak niya. Nag-aabroad kasi siya ng panahon na maghahasa ang anak niya. Kaya lang daw nagawa niya ang pumatay at sinabi rin niya sa akin na wala daw matandang tumawid. Gawa-gawa lang daw niya ito para magawa niya ang kanyang plano. At siya din ang nagbato ng bata sa salamin. Doon din niya hininto ang bus dahil alam niya na walang signal din doon para masiguro niya. Sumagot naman ang driver ng bus. Plano na daw niyang lahat na nangyari. Kaya daw nagawa niya ang kasalanan niya dahil di sa anak na ginahasa ng tatlo. Doon lang daw siya nakakuha ng